everyone! A pleasant good day to all of you! Ciao! Buongiorno a tutti! And welcome back to another session of my vlog for today! Para sa araw na ito, para po sa aking vlog, ay mag-a-apply tayo ng visa papuntang Amerika! So bago po tayo pumunta sa embassy ng US Embassy dito sa Milan, sa Via Principe Amedeo, Metro Turati, kailangan muna nating mag-fill up ng kanilang application form, yung DS-160 through online sa aisusvisa.info.com. Doon ay pipil upin at sasagutin natin ang mga kailangan sagutin na tanong at patapos natin makompleto ito, kailangan ito nating i-print yung DS-160 form. At doon din ay mamimili tayo ng schedule kung kailan tayo pwedeng ma-schedule at kung ano man yung available slot na pwede nating piliin para sa appointment through interview at pagpapasa ng mga documents. So, inihanda ko na yung aking mga documents para maya-maya ay pupunta na tayo sa US Embassy. So, pinilap ko yung confirmation form na DS-160. At tapos nakalagay na rin dito yung aking appointment schedule. So, maghahanda din tayo ng mga original documents like passport, yung ating permit to stay, yung karta identita or identity card. Kung nangangailangan naman sila ng mga supporting documents, dali natin yung ating, kung meron tayong bank statement, yung ating sa work permit, and yung ating permit to stay. So, sa Philippines, hindi ko po alam kung ano yung mga requirements doon. So, yun na nga, inihanda ko at sineperate ang mga original at Xerox. So, magdadala din tayo ng picture, yung ganito kalaki. Yan, ganyan. Yan, nagdala ako ng 3-4 na piraso in case na kung ilan ang kailangan nila. So, piprint din natin yung ating payment na pinagbayaran sa online. Nagbayad ako ng 152 euro. 152 euro nga ba? Hindi ko masyadong sure kung magkano. So, nandun na yun, 152 euro. Siguro sa dollars, nasa $164. So, yun na nga. So, nag-prepare na tayo para papunta doon maya-maya. Dahil ang appointment ko ay alas 10 ng umaga. So, nag-bihis na ako, nag-prepare na ako para maya-maya biyahe na papunta sa US Embassy para sa schedule ko for interview. So, ano nga ba yung mga inaasahan kong tanong na ibabato para sa akin? Siguro, nandiyan na yung bakit mo kailangan pumunta sa Amerika? O, bakit nga ba kailangan pumunta sa Amerika? Siyempre, sasagutin mo yun na maayos. Papipiliin ka kung anong gusto mong saan ka comfortable yung sumagot. Whether in English or Italian. Siguro pipiliin ko na lang yung English. So, panigurado, ang ibabato nilang tanong, why do you want to go to America? Kailan mo balak pumunta sa Amerika? Anong dahilan ng iyong pagpunta sa Amerika? Yan ang mga possible questions na maaaring ibato sa'yo. Meron ka bang tutuluyan sa Amerika? May mga kamag-anak ka ba na mapupuntahan doon? Yun, isa pa yun maaaring itanong nila sa'yo. So, mga ilang araw o buwan ka maaaring mananatili sa Amerika? At anong mga dahilan kung bakit ka pupunta doon? Yun, isa pa yun sa mga dahilan kung bakit ka tatanungin, kung bakit ka nag-a-apply for US visa. So, may balak ka bang mag-stay doon ng matagal? Maaaring isa din yun na ibabatong tanongin nila sa'yo. O kung wala kang matutuluyan, kaya mo bang mag-afford or mag-stay sa hotel? O mga ilang buwan o araw ka mananatili doon? Ano-ano yung mga lugar na gusto mong puntahan doon? O maaaring saan yung lugar ng mga kamag-anak mo? Ano yung possible date or event or holiday na gusto mong pumunta doon? Yan yung mga posibilidad na maaaring itanong nila sa'yo pagpunta sa Amerika. So, naiisip ko na yun na isa yun maaari sa mga itatanong nila. So, yun na nga. Ako'y nag-prepare na, nagbihis na. Maya-maya ay babiyahin na tayo pagpunta sa US Embassy para i-submit at ma-ihanda na ang sarili para sa interview.
So, advice sa akin ng isa sa mga nakapag-apply doon na huwag na magdadala ng mga metals na maaaring tumunog dahil dadaan kayo doon sa may parang sa airport na kung saan may mga tumutunog na mga metals. So, huwag ka na rin maglalagay ng mga krema or lotion sa kamay dahil magpi-fingerprints ka. So, kailangan wala kang kahit anong mga ipinahit sa kamay mo ng mga lotion or cream para hindi na hassles. So, kung maaari, handa mo na yung mga documents mo, i-double check mo, i-control mo, baka may makalimutan ka. Dahil pag nandoon ka na, kulang yung documents, maaaring hassles pa yun. Kaya be always prepared, alert, and always think positive, and keep on praying na sana ay pumasa, at saka be confident. Be always, answers only the questions that are giving to you. Be more specific on your answers, and be yourself and confident. So that's it. Let's go! Biyahin na tayo papuntang sa US Embassy. So, sasakay na tayo ng metro. Papunta doon. So, see you in a little bit. I-view ko na lang sa inyo maya-maya. I-video ko kung saan yung lugar. So, see you in a bit. Bye! So, nandito na tayo sa abangan ng bus. At maghihintay na tayo ng bus papunta sa embassy. Pero, pupunta muna tayo sa metro. Yan. Abang tayo ng bus. So yan, nandito na tayo sa metro. Kukuha tayo ng train papuntang Durati. So yan, nandito na tayo sa metro. Mag-aabang na tayo ng train papunta sa Turati sa Via Principe Amedeo. So mag-aabang tayo ng train dito sa line yellow. Ayan. So maghihintay pa tayo ng 1.5 minutes at parating na ang train. Ayan. Siguro mga 3 stops lang dito sa Duomo. So yun lang. Pipila na ako maya-maya. At wish me luck. Okay, bye. Ayan na, ramdam ko na, rinig ko na, parating na ang trend. Ayan, yun ako sasakay. So yun ang US Embassy guys. Pipila na ako dyan. Ayan, nakapila na ako. Appointment call at DHU. Na guys, tapos na. Na-approve na yung aking visa. Babalikan ko na lang siya after 1 week. So, yun na nga. Kapag iniwan mo ang iyong passport, that means ilalagay na nila ang iyong visa. Tsaka magbibigay ka ng photo. So, babalikan ko siya after 1 week sa ibinigay nilang address sa may Via Redecesio Segrate, Milano. So marami akong nakasabay na na-deny dahil nga siguro hindi masyadong okay ang kanilang mga documents or mga sagot dahil siguro sa kanilang mga needed documents na kailangan. Dahil yung iba hindi pa naman ganun katagal, yung iba naman dahil nasa mga relationship na 1 year or 2 years pa lang sila nagsasama, yung iba na-deny ganun. Yung iba naman dahil sa trabaho, yung iba naman dahilan sa hindi sila naniniwala na magtuturo, bibisit lang sila sa Amerika, maaaring sila ay mag-TNT o magmamigrate na doon. So, tatanungin din naman nila at iimbestigahin lahat nila yon. Dahil may mga detalye at informasyon naman na sila nasasagap sa kanilang computer. So, that's it for today guys. And thank you, thank God na pumasa. So, sana ay maging maganda ang aking pagbisita sa Amerika balang araw. So that's it guys, and thank you for today. Bye.
So, yun na nga guys. Tapos na ako. At ako'y pauwi na. At ako'y babalik next week para ikunin yung aking passport na may kalakip na visa na sa loob. So, hindi ko na na-i-video kung ang mga pangyayari sa loob dahil bawal po ang cellphone sa loob. Kailangan patayin. Dahil yung ating mga jacket, ang mga metal objects ay kailangan iwan sa loob ng locker. At bibigyan ka ng susi doon. Tapos, ay aakit kayo sa 7th floor para mag-submit ng mga documents at para sa interview. So, yun lang. Sana ay nakatulong itong aking video. Kung kayo ay may idea na gustong kumuha ng visa o mag-apply ng visa papuntang Amerika. So, that's it. See you again on my next vlog. Before I'll end my video, I would like to ask everyone to please subscribe and like my videos and share. And don't forget to hit the bell button to give you more updates and notification of my new upcoming new videos. So thank you very much. Ciao and arrivederci. So this is it guys. We do now have here our US multiple B1, B2 visa na kung saan ay valid siya for 10 years. At least ngayon, masasabi na nating sulit at worth it ang ating pagbabayad ng $152. So, ngayon, maaari na nating matravel, mabisita, at makita ang ating mga cousins, relatives, loved ones, family sa ang sulok man ng Amerika. So, that's it for today, guys. And before I end my video for today, I would like to thank everyone who always keep on supporting, watching, and subscribing on my YouTube channel. So, thank you very much. And see you again on my next vlog. So, ciao, 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 ciao.